guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, RJ again. And as you can see, I'm wearing a red top. Dahil nga, ang topic natin ngayon is kung paano magpa-deliver sa Mr. Speedy through their mobile app. So yun, naisip ko lang na red yung color ng mobile app nila. So yun, red na lang yung suotin ko. Anyway, but before anything else, remind ko lang kayo na mag-subscribe sa YouTube channel ko and hit nyo na rin yung bell notification para updated kayo every time I post a new video. If matututo man kayo, i-like nyo na rin tong video na to at i-recommend nyo sa inyong iba nyong mga friends. And guys, onting favor lang, if you have extra time, please don't skip ads. Yun. It would be a great help for me. So guys, without further ado, let's hop into the video. So guys, lahat naman tayo, 'di ba, aware na sa Mr. Speedy kasi kung saan-saan na rin natin sila nakikitang advertisement like sa YouTube, sa Facebook, and kung ikaw hindi ka pa nagpapadala, mapapaisip ka talaga magkano kaya yung shipping rates ng Mr. Speedy. Noon before, hindi talaga ako nagpapadala sa Mr. Speedy kasi hindi ko alam yung proseso. Like, kuwari sa Lalamove sa Mr. Speedy, hindi ko alam kung paano mag-book ng order doon sa mobile app nila. And natatakot din ako kasi baka mamaya magkamali-mali ako ng lagay. Kaya hindi ako nagano. So, not until yung time na kailangan ko na talagang magpa-deliver sa Mr. Speedy. Now guys, ang Mr. Speedy, door-to-door delivery to. So, kung kumari ako from Paranaque, magpapa-deliver ako sa Quezon City, sa kamag-anak ko, sa mismong bahay, ipapa-deliver yon. Hindi ito yung kagaya ng ibang couriers na kailangan pang pumunta nung receiver mo dun sa branch nila. Tapos, nagdudo din sila ng cash on delivery. So, ang mangyari, kung wari guys, online seller ako. Tapos, hindi pa nagbabayad si buyer kasi ayaw niya ng payment first kasi wala siyang tiwala. Baka mamaya, mas scam siya. So, ang gagawin is cash on delivery. Now guys, pagka-book mo ng order mo sa Mr. Speedy, ang mangyayari is pagdating ng rider, aabonohan niya. So, may bayad yung cash handling. Cash handling yung tawag dun, guys, which I will discuss later. So, first, ang gagawin nyo is mag-download muna kayo ng mobile app ng Mr. Speedy. Tapos, let's go to the next part of the video. So, guys, if tapos nyo nang i-download yung Mr. Speedy from Play Store, let's proceed dun sa mismong app nila. So, kapag una nyo lang gagamit, syempre, wala pa kayong account. So, the only thing you need to do is enter your number and then magsisend sila sa inyo ng verification code. Tapos, you will enter the verification code on the app. Minsan, hindi mo na nga siya kailangan na-enter kasi nag-automatic na siya. So, after nun, meron ka ng account sa Mr. Speedy. Tapos, guys, punta muna tayo sa informations para maano natin siya, malaman natin yung about si Mr. Speedy and ma-explain ko din. So, meron tayo dito ang waiting time policy. We allow 30 minutes free waiting time. There is an additional 30 pesos per 30 minutes charge afterwards. So, di na need to explain. So, parang nag-charge sila ng 30 pesos pag more than 30 minutes nag-antay yung rider. So, sunod this customer support. Ito yung mga mga page nila, websites nila na pwede mo silang i-contact, ganun. So, dito naman tayo guys sa indemnity policy. Mr. Speedy may indemnify the total value of your order up to an amount of 10,000 pesos. Put the value zero if there is no need to indemnify your order. Indemnification is optional. However, Mr. Speedy shall not be held liable for any loss or damages in the event that you fail to declare the value of your items. So, sa indemnity, guys, ito yung kunwari, pag nag-book na kayo ng order, ilalagay nyo kung magkano yung amount ng package na yon. So, kunwari, yung package na yon is worth 500 pesos, ilalagay nyo siya. At kapag in-indicate nyo yung price ng package, mag-automatic na magkakaroon ng indemnification fee. Para siya, guys, insurance. So, if in case na hindi mo na biglang makontak yung rider na yon, tapos hindi naman niya na-deliver dun sa buyer mo,
or sa receiver mo, may habol ka dun sa Mr. Speedy, pwede ka magreklamo at pwede nilang ibalik sa'yo yung pera. However, there are people na hindi nila ini-indicate yung price ng product nila kasi yun nga, nadadagdagan yung babayaran mo since merong indemnification fee na idadagdag sa order mo. Pero guys, maganda rin kasi na meron para may habol kayo dun sa Mr. Speedy. Now guys, optional yon. Pwede nyong hindi ilagay. So pag hindi nyo ilalagay, wala kayong habol. If in case na mawala yung 1,000 worth na package nyo, wala silang pananagutan sa inyo. Parang ganun. So sunod is yung other fees. Dito sa motorbike guys, ang base fee is 60 pesos. Sa car naman is 190 pesos. So kung yung mga package nyo naman ay kaya namang dalhin ng rider at kaya naman ipa-deliver through motorcycle dito kayo sa motorbike para mas mura yung charge na babayaran yung delivery. Tapos, if mas medyo malaki yung package, syempre sa car kayo. So, sabi dito, distance fee is 6 pesos per kilometer. So, yon depende sa layo talaga. Kung gaano kalayo yung pagde-deliveran. Tapos, sa distance fee naman ng car is 20 pesos. So, laki diba ng difference? So, sunod is additional drop. Ito guys, yung kunwari, more than one yung padadalhan nyo. Kunwari ako, seller ako. Tapos, that day, may dalawang nag-order sa akin. From Quezon City ako, gagawin kang papadeliver ako to Paranaque or Las Piñas. So, yung dalawa na yun, pwede ko yung pagsabay ng delivery para hindi ako mamahalan sa shipping fee kapag pinagbukod ko pa sila. So, pwede yung ganun, guys. Ang charge lang is 40 pesos. So, cash handling, guys, ito naman yung aabonohan ng rider yung package mo. Kung wari, nag-online selling ka, tapos ayaw ng buyer mo nang magbayad agad. So, ang gagawin is cash on delivery. Ang rider, pag pick up niya ng package sa inyo, ibibigay niya na sa inyo yung pinakabayad ng buyer. So, parang abonohan niya. So, kung wari, 500 pesos yung order ng buyer, bibigay niya sa iyo yung 500 pesos. Tapos, pag deliver ng item dun sa buyer, sisingilin niya na yung delivery charge, pati yung 500 pesos na inabono niya. So, yun. So, pag magpapaganan kayo, may cash handling yon, 40 pesos yung charge. Tapos, holiday surcharge, tapos parking toll fees charge based on receipt. So, yun guys, ngayong naturuan ko na kayo about sa informations ng Mr. Speedy at sa alam nyo na rin yung rates nila, punta naman tayo sa kung paano mismo mag-place order sa Mr. Speedy. So, first, click nyo lang itong place order or new order. Tapos, sa taas na corner ng screen, may nakalagay dyan motorbike or car. So, kapag mga hindi ganun kabigatan at maliliit lang naman yung package sa motorbike, kaya syempre, para mas mura. Car naman, kapag medyo bulky or malalaki yung ano mo nyo, yung items nyo. Tapos, isa-select nyo lang dito sa baba is yung kung gaano kabigat yung item nyo. So, meron dito less than 1 kg, less than 5 kg, less than 10 kg. Tapos, dito naman tayo guys sa pickup address. So, sa pickup address guys, dito kukunin ng rider yung parcel. So, kung kunwari, di ba magpapadala kayo, ilalagay niya yung address nyo. Tapos guys, tip ko sa inyo is i-open nyo na lang tong location nyo. Yan, sa taas, dun sa screen nyo, sa may mismong phone nyo, i-open nyo dun yung location para ma-locate ni Mr. Speedy yung mismong lugar nyo. Kasi diba, there are times na most of the rider nagre-relay lang sila sa Waze at sa Google Map, lalong-lalo na pag bago pa lang yung rider. So, kapag hindi alam nung Google yung address na nilalagay mo, ayun, nagkakaroon ng difficulty na matuntun ka. Kasi ganun yung naging problema ko before yung unang order ko. Hindi malaman ni rider yung ano ko, yung address ko, kasi iba yung address ko dun sa nakalagay dun sa Waze and sa Google Map. So yun, kaya hindi agad ako nahanap. Tapos, sunod is lalagay niya yung phone number. Tapos, yung ano nyo, yung kung kailan nyo ipapadeliver, pwede siyang for tomorrow, parang in-schedule nyo lang ganyan, or pwedeng today. Tapos, ito yung at any time. Tapos, pwede rin kayo maglagay dito ng additional comments if you want.
Wari, may note kayo para sa rider, ganon. Yun, pwede kayo maglagay. Next na naman na ilalagay is yung drop-off. Yung drop-off, yung address ng padadalhan mo, ng receiver mo. So, ilalagay mo lang yan, F Quezon City ba yan? So, ilalagay mo lang dito ulit. So, sabihin mo sa kanya, exact address dapat yung ibigay niya sa'yo para hindi rin mahirapan yung rider. Tapos, syempre, phone number niya, and then yung schedule, same lang din naman yan sa taas. Tapos guys, pwede kayong magdagdag ng delivery point. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kunwari, that day, meron kayong dalawang products na ipapadeliver. Tapos ano lang naman, medyo magkalapit lang yung lugar. Pwede nyo na silang pagsabayin kesa sa mag-book ka pa ng another order para makatipid ka. So yun yung pangatlong drop-off, ganyan. So kung madadaanan naman ng rider, pwede mo na siyang ipasabay, ganyan. Tapos naman dito sa baba guys, nakalagay is what are you sending? Ang ano, may pwede kayo mamili, food, box clothes, ganyan, boxed fragile chineme. Tapos sa ano noon, sa baba noon is declared value. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kailangan nyo i-indicate. Pwede nyo i-indicate yung amount nung parcel na ipapadala nyo para if in case na mawala, meron kang habol si Mr. Speedy. So, yun. So, yung inyong indemnification. Nga lang, magkakaroon ng indemnity fee yung order nyo. So, mas malalagdagan yung rate, yung babayaran nyo. Tapos, guys, dito naman sa ano, sa cash, nakalagay where the payment will occur. So if ikaw yung magbabayad nung ano nung delivery, then doon ka sa ano, doon mo ilagay sa address mo. Pero if yung receiver mo yung magbabayad nung delivery charge, then sa kanya mo ilagay yung cash. Tapos sa ano naman, yung di ko na ano, yung sa additional service naman guys, click nyo lang yung additional service. Tapos dun nyo na yung makikita na yung pabili service. Yun yung abonohan ng rider, yung parcel mo, tapos sisingilin nyo na lang sa receiver mo. So yun guys, kapag nagawa nyo na yung step na yan, makikita nyo na yung pinaka rate nung pinaka delivery charge nyo sa pinaka babang screen. Tapos sa right corner may nakalagay is place order, click nyo lang yun. So yun guys. So guys, after nyo magbook ng order nyo, may tatawag sa inyo to confirm or verify your order. Tapos after nun, bibigyan ka na nila ng rider. So makikita nyo doon yung profile ng rider, pati yung picture niya, ganyan. Tapos after ng ilang minutes, siguro wala pa, 1 minute or 2 minutes, merong tatawag na sa'yo yung driver, tapos sasabihin niya, ma'am, papunta na po ako sa location nyo, paki-prepare na po yung ano yung ipapadala nyo. Tapos, pagkadating niya, nung pagdating sa amin, binigay lang namin yung order. Tapos yun, umalis na siya. Tapos yun, nung afternoon, parang nag-confirm na nung nakarating na sa buyer ko yung parcel niya. Ang naging problema lang guys, make sure talaga na right information yung address na ilalagay nyo. Mas maganda kung ito-turn on nyo na lang yung location para ma-locate yung mismong sa Google Map. Minsan kasi guys, iba yung, alam nyo yun, yung address nyo, parang hindi siya ma-locate sa Google Map. Yung mga ano natin, sa mga Waze ganun, yung mga rider guys, nagre-rely sila minsan sa Waze lang. So kapag hindi pa ganun kagaling yung rider, hindi pa ganun ka-familiar sa iba't ibang lugar, maliligaw talaga siya kasi aasya lang siya sa Waze. So mas maganda if turn on nyo yung location nyo. Tapos, make sure talaga na tama yung information na nilagay nyo dun sa buyer, yung papadalhan nyo. Kasi ano, nakakaawa din yung mga rider kasi baka mamaya sa mali silang ano mapunta paano sila, magkano lang naman yung kita nila doon, di ba? So kawawa naman yung rider kung malayo pa pala yung ano, hindi tama yung parang mali-mali yung address na nilagay, ganun. So yun lang kay, so far maayos naman yung service ng Mr. Speedy. Though yung una kong book ng order, hindi ako ganun ka ano, kasi medyo matagal kami naghintay kasi nga nagkaroon ng
nagkaroon ng misunderstanding sa location, ganyan-ganyan. So yun, lesson learned, kailangan ayusin talaga yung addresses na ilalagay. Para din less hassle sa rider, sa sender, at sa receiver din. So yun guys, thank you for watching this video. I hope you like it. And please do subscribe on my YouTube channel. And thank you guys for supporting my YouTube channel. Bye-bye.